Hi guys, it's Ferline and welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano laruin itong Mir 4. Yung step by step niya or kung ano yung mga kailangan nyong malaman kung baguhan pa lang kayo sa paglalaro ng Mir 4. Madali lang naman to sa umpisa kasi makikita nyo naman meron siyang guide kung ano yung kailangan mong pindutin or kung ano yung kailangan mong gawin. For example, ito, ayan. Pipindutin mo lang yan, tapos magkukusa na siya. Naka-auto-play naman na siya once na pindutin mo yung mission na yan. Tapos ito yung sinasabi kong clip sa isa kong video. Pwede mo siyang panoodin or wag. Skip mo kung ayaw mo. Tapos magtutuloy-tuloy lang siya hanggang sa matapos yung mission na pinagagawa sa'yo. May ibang mission na naka-require na pindutin mo mismo yung kailangan mong gawin. For example, itong magko-collect ka ng Cavern Bloom Sap. Kailangan pindutin mo siya para makuha mo. Kasi hindi siya naka-auto play or auto-collect. Yung mga guide na yan, tandaan nyo kasi sa una lang merong ganyan. Tapos ayan, click nyo lang yung mga nag-highlight. Kagaya niyan, tapos summon, click-click nyo lang yan, then deploy. Pagkatapos nun, pwede na kayong bumalik sa game, pindutin nyo yan. Yan, tapos yun, pindutin nyo lang yung orange para magtuloy-tuloy na siya sa paggawa ng mission. Ayan, nag-appear si Spirit kasi may kailangan kang i-learn na skill. Pindutin mo yung learn, then kagaya din ng ibang mga character sa mga laro, meron din sila mga skill. Ayan yung skill niya. Tapos, mapupunta kayo dyan sa skills. Then, kailangan nyo siyang i-enhance. Tandaan nyo, sa susunod wala ng guide na yan, kayo na ang magkukusang mag-enhance niyan para mas lumakas palalo yung character nyo. So, pag nag-i-enhance kayo ng skill, dumadagdag yan sa power score. Ayan yung power score. Then, back kayo. Ito yung power score na tinutukoy ko. Pag mataas ang power score nyo, mas malakas ang character nyo. Siyempre, kaya nga power score, diba? It depends kung ano yung gusto nyong unahing palakasin. Yung level nyo or yung PS nyo. Pero I suggest na unahin nyo muna yung PS nyo para hindi kayo mahirapang magpa-level. So, ayan po, level 8 na ako at meron na din akong mga daily mission na kailangan gawin. I-click nyo lang po ito para makita nyo siya. Ayan, then, i-accept nyo yung mga pwedeng i-accept. So, yung mga nakalock na yan, kailangan mo ma-achieve or magawa yung ibang mission para ma-unlock mo yan at magawa mo. Ito namang red na to, kaya naman hindi natin magagawa kasi ang recommended power score niya ay 7K. So, since wala pa tayong 7K, hindi pa natin siya pwedeng gawin. Ayan, nakikita nyong image, ayan yung mga pwede nyong makuha once na matapos nyo yung mission. So, ayan, i-click nyo lang yung mga accept mission. So, 10 lang yung capacity na pwede mong i-accept na mission. Kaya, babalikan mo na lang siya mamaya. Tapos, pindutin mo yan. Magkukusa na siyang pumunta sa place at gawin yung kailangan niyang gawin. Kasi nga naka-autoplay siya. Huwag niyo palang kakalimutang puntahan ito. Kasi sayang yung reward na makukuha niyo sa pag-login kada araw. Claim all niyo lang siya. Pagka natapos niyo na yung mission, lalabas yung complete, i-click niyo lang yan para makuha nyo yung rewards. At oo nga pala, baka lang kasi hindi nyo mapansin. Yung smoke effect na yan sa mission, ibig sabihin yun yung currently na ginagawa nyo. Pag binindot ko yan, mawawala yung smoke effect, tapos titigil siya. Yan. So, kailangan makita nyo na nag-smoke effect siya para malaman nyo kung ginagawa niya ba yung mission niya. Kasi kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, may ibang mission na kailangan ikaw mismo yung pipindot. Ito yung mission na kailangan yung pindutin para gumalaw siya or para gawin niya yung mission. Itong Mine Ore in Ginkgo Valley. So, puntahan nyo lang yan.
So, ang ibig sabihin yung number na nakikita niya dyan ay kung ilan yung laman at kung ilan yung mga nakuha na. Kagaya nitong, ayan, 4654. 54 yung laman niya, tapos 46 na lang yung natitira. So, click mo lang yan. Martilyo na yan. Click mo lang yung martilyo. Ayan, dito tayo sa mas marami, 8181. Ibig sabihin, hindi pa siya nababawasan. Click nyo lang yung martilyo. Palakol pala ata yun. So, baka malito kayo. Itong kulay blue, yan yung ore na tinatawag. Kasi, medyo hawig niya kasi yung dark steel. So, level 11 na ako. Tapos, ubus na din to. Zero na yung MP potion natin or yung mana. Ayan yung nakakatulong para sa pagpatay ng monster. So, punta ka lang dito sa bag. Then, pindutin mo itong sundry. Basta yung mukhang potion. Tapos, pindutin mo to. And then, source. Pindutin mo lang yan. Then, since nasa Ginkgo Valley tayo, ayan, nasa Ginkgo Valley tayo. Kasi every map, merong bilihan ng potion. So, para hindi tayo mapalayo, doon na lang tayo bibili mismo sa Ginkgo Valley. So, ayan. Pindutin nyo yung move. Then, pupunta na lang siya doon. Then, accept lang muna natin yung mga reward natin sa nagawa nating mission. So, ayan. Nandito na tayo sa nagbebenta ng mga potion sa merchant. Tapos, pindutin nyo lang itong purchase. So, ayan. May pinagkaiba itong gray na background na potion, tapos itong green ang background na potion. Ito yung green ang bibilihin natin kasi mas mabilis yung recover kesa dito sa gray ang background. So, ayan, bibilihin na natin. Pindutin nyo lang, then tatype natin kung ilan. Yan, 1K, tapos ayan yung gagamitin natin pera. Tapos 30K siya, purchase nyo lang. Then, ganun din yung sa isa pang potion na kulay blue. Then, X. Then, you're good to go. Ay, plus mo pala muna to. Ia-add mo siya. Then, yung isa, ia-add mo din dito. Ay, mali. Ia-add mo yan. Then, okay na. Then, itong map, ang purpose niyan, para mas mapabilis yung pagpunta mo sa isang place. Kumbaga, mapapabilis yung travel mo pagpunta sa isang place or mission. Ganun. Pwede nyo din pindutin itong bell na to para alam, malaman nyo kung ano yung mga kailangan nyo gawin or yung dapat nyo gawin. Ganun. Like that. You can turn your inner force. Kagaya nito, meron tayong pwedeng i-unlock. So, you click the learn. Then, i-enhance mo na lang din siya. Tapos, balik ka lang. Then, pindutin mo yan. Itayin lang natin yung inner force. Kemerut yan. Gawin nyo na lang yung mga notification dyan kasi that serves as a guide din. Pag pinindut nyo yung plus na to, yung mga nakikita nyo exclamation point, ibig sabihin meron kayong kailangan yung i-upgrade or gawin or something. Tapos, kung busy naman kayo pero gusto nyo pa rin maglaro, or kung may ginagawa kayo, pwede din dito yung autoplay ng mission. Punta lang kayo sa mga mission, tapos accept lang. Hanggang 10 naman siya, so i-accept nyo lang lahat ng kakayanan. After nyan, yan, complete, kaya yun lang ang ma-accept natin. Pindutin nyo yung autoplay. Ayan, pindutin nyo yan. Tapos, check nyo lang yan, then start. So, magkukusa na yan lahat ng mission na na-check. Yun yung gagawin niya. Pagka na-color gold na yan, ibig sabihin, tapos na yung mission mo. At pwede ka na ulit mag-select ng panibagong mission. So, yun lang guys. Kita kat sa next video. Sana nakatulong tong video na to sa mga gustong maglaro or mag-umpisa ng Mirror 4. Bye-bye! Subscribe and comment down below.